Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si SK Bay Maximo at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, November 12, ang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Taguig City resumes operations of cinemas to help economy and improve mental health. COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Taguig. Taguig City resumes operations of cinemas to help economy and improve mental health. Sa muling pagbubukas ng operasyon ng mga sinihan sa lungsod ng Taguig, matapos ang isang taong tigil operasyon dahil sa pandemya, hinimok ni Taguig Mayor Lino Cayetano ng ang mga mamamayan na bumalik sa panonood ng mga pelikula. Aniya, makakatulong ito sa ekonomiya at sa pagpapabuti ng mental health ng bawat Tagigenyo. Noong Miyerkules, 10 ng Nobyembre, nakiisa si Mayor Lino kasama sina MMDA Chair Benher Abalos at Ayala Executive sa naging first screening sa Bonifacio High Street Cinemas sa Central Square, BGC, sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig City, bilang muling pagbubukas ng operasyon ng ilang mga sinihan sa Taguig mula nung tumama ang pandemya noong 2020. Ayon kay Mayor Lino, hindi lamang ang mga sinihan ang lubos na naapektuhan ng pandemya, kundi ang buong local film industry dahil mas kakaunting pelikula ang nagagawa. Dagdag pa niya, ang muling pagbabalik ng sinihan ay magpapataas ng kumpiyansa sa mga producers at iba pang stakeholders para sa kanabukasan ng film industry. Ang pagbubukas ng operasyon ng mga sinihan ay bahagi ng ligtas at dahang-dahang muling pagbubukas ng ekonomiya matapos ang 20 buwang lockdown dahil sa pandemya. Tinitiyak naman na ang lahat ng safety health protocols at guidelines ay pinapatibay sa bawat establishmento na itinakda ng IATF at Taguig Safe City Task Force upang matiyak na hindi makompromiso ang kalusugan ng mga individual. Para naman sa ating COVID-19 case update, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod as of November 11, 2021. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of November 11, 2021, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Mariing hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 18 pataas ay maaari ng magparehistro para sa vaccination. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter naman at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas. Panatilihin ang 1 metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Taguig Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number na 8789-3200 at mobile phone number naman na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ng bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong mga barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. Habang iniintay ang inyong kategorya na magbukas, ang TRACE application ay magsisilbing basihan rito para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 2
at sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si SK Beng Maximo at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.